Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kaminaryan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin sa sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siyanawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa paniniwala nila na agad nang darating ang Panginoon, ang iba sa Tesalonica ay nagtatamad-tamara na. Hindi na sila nagtatrabaho. Umaasa na lang sila sa iba at wala nang ginagawa kundi pakialaman ang iba. Hindi yan ang ginawa ni Pablo at hindi yan ang halimbawa na kanyang ginawa. Nagtrabaho siya araw at gabi upang hindi siya maging pasanin ng iba at umasa lang sa iba. Sa halip, nagtrabaho siya hindi lang para masuportahan ang kanyang pangangailangan. Nagpagal siya para makatulong pa nga sa iba. Kaya tuloy nasabi niya sa kanila noon at inuulit pa niya ngayon, huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Maganda ang halimbawa ni Pablo at ng mga kasamahan niya. Nagtrabaho sila hindi lang para sa kanilang sarili. Nagtrabaho sila upang may maitulong din sila sa iba. Ginamit ni Pablo ang kanyang kakayahan hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para din sa iba. Kakaiba ito sa mga pag-iisip ng maraming tao ngayon. Sabi nila, bakit ako magbibigay sa iba? Pinaghirapan ko ito. Talagang makasarili sila. Naging selfish sila. Akin lang ito kasi ako ang nagsikap para makuha ko ito. Oo, hindi natin suportahan ang tamad. Pero may mga tao na kahit magsikap sila, kinukulang pa rin sila. Isipin natin ang mga may sakit, ang mga may kapansanan, ang mga walang pinag-aralan, ang mga minamala sa buhay. Maging handa din sana tayong tulungan sila. Isipin din natin ang sinabi ni Jesus na siya ang tinutulungan natin sa pagtulong natin sa nangangailangan. Siya ang pinapakain natin sa pagbigay ng pagkain sa nagugutom. Kahit nalokohin man tayo ng iba, hindi na sayang ang ating tinutulong. Ang kabutihang yan ay nakaimpok sa langit
sa ating account. Palagi po naming isaisip ang iyong salita o Panginoong Jesus na mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Give us a generous heart. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.